back at Mhica Aesthetic, and I'm with Doc Mhica. So today, papaintin ako my third session. So I explain yan ni Doc kung para saan ba tong IPL and ano ba yung mga magandang beneficyo nito sa ating skin. Okay, so yung IPL is Intense Pulse Light. It is a technology used by cosmetics and aesthetician or medical practitioner. So ginagamit yun for skin treatments like hair removal, auto-rejuvenation, saka yung mga acne pimple marks, and it also used for sun damage and red veins. Ayun. So, kaya ako nagpapa-IPL dito sa upper lip ko kasi mirror. Dahil maputi nga ako, medyo halata siya at nakaka-confuse. So, para mawala siya and malesen, yun, nagpapa-IPL ako. So, usually, Doc, ilang session ba bago makita yung result? Kasi ako, dahil nagpapa-diet laser na before sa IPL, isang session pa lang ni Doc, talagang naglesen na yung pagtubo. Actually, ngayon, pang third session ko na, pero parang 1.5 weeks ako hindi nakabalik. Pero wala pa rin naman siya, wala pa rin tumulong. Okay, kasi sabi ni Doc, pag-usin ko daw yung, at least 5 to 8 sessions. Depende kasi, especially kung lalo na yung mga first-timer. Pag first-timer, usually dapat mga 8 to 10, ganyan. Mm-hmm. Pero pag mga medyo matagal na, mga booster-booster na lang. Booster na, actually, yung iba tumatagal ng hanggang 6 months to 8 months. After ng 8 months, medyo once a month na lang, ganun na lang. Kumbaga parang maintenance na lang eh, para hindi siya ganun yung tubo, makapal yung tubo. Panipis siya ng panipis. Panipis ng panipis. Kada session. So, yun na. Tapos, ito yung pakita mo, Doc, ng pang-IPL. Yan yung ginagamit nito sa pang-IPL. And yan, mag-start na tayo. So, syempre, first, kailangan naka-goggles ka. Kasi laser yan. And, okay. Tama ba ako, Doc? Baliktad. Yan, tinutulungan ko si Doc kasi syempre, kaibigan ko naman si Doc, at least na ako dito. Yes. Huwag na tayong magpa, arte-arte pa. O, di na mo yan. Okay. Para so, makita niyo yung gagawin niyo. Okay. So, actually, napaka-easy lang ng procedure. So, ilang shot lang naman siya. So, okay, ready? Okay. Nagulat ako, ah. Kasi minsan may tumutubo din sa mga gilid-gilid din. So, ayun na. So, ganun lang. Medyo magugulat lang kayo, pero wala siyang pain. Tolerable naman. Saka, very effective talaga. As in. So, next week, dahil magbo-birthday ako, meron gift sa akin si Dong. Thank you, Dong, in advance. I-discuss namin yan dito sa, sa clinic niya, yung next na procedure na gagawin ni Doc. At kung ano yun, abangan nyo. Kailangan manood kayo ng vlog. And sa mga gusto mag-avail ng IPL, Doc, anong magkano ang package mo? Ilang session? Pag first-timer, bali 250 per session. Then kapag kumuha kayo ng 10 session, magiging parang 200 na lang ang isa. So, diba? Diba? Tapos, anong tawag dun, Doc? Sa mga may pimple, ay, mga pimple marks. Whole face, magkano yun? Pag whole face, pag medyo malaki kasing area, okay. Around 500. 500 siya. Especially kung lahat ng area is i-aano. Pang ano lang yung high, yung 200 to 250? Pang upper lip lang yung upper lip. Yung mga ilang piraso lang? Yes. Yung mga, pwede rin siya sa acne na konti lang. Like, example, meron kayong malalaking acne. So, pwede yung i-IPL para matreat yung acne. Mabilis siyang humilom yung acne na yun. Tapos, pag skin discoloration, look the same lang din? Depende sa laki. Sa laki so, din. Example, kung medyo malaki yung area ng skin damage, sun damage nyo, like mga melasma, ganun. So, mas, medyo mahal. Depende na sa... How about, Doc, the underarm? Sa underarm is, ang sale ko is 250 per session. Dalawang kilikili na yun? Yes, dalawang kilikili. Tapos, isang session sa kilikili, madalas? Usually, 8 to 10. 8 to 10 din. Kailangan...
kung gusto niyo makakuha ng discount na 200 per session, ika-cash niyo yung 8 to 10 session. Yung 10 session. Yes. Pero kung medyo tight budget, pwede naman 250 per session. Nga lang, weekly yon. Kasi yes, lang weekly babalik kayo kayo. Actually, ang IPL is 2 times a week. Pero kung medyo kagaya sa kanya is matagal na siya. Booster na lang siya. So, maintenance na lang. So, once a week na lang. Tapos, update ko pala kayo sa aking lip filler. Ayan. Diba? Kylie Jenner na ba? Yan. Yan yung aking lip filler ngayon. Kahit pa paano talagang gustong-gusto ko na yung lips ko. Unlike nung nakaraan, talagang parang may laps kasi. May laps siya. Hindi magandang tignan ngayon. Maganda na siya and sakto lang siya sa face ko. Sabi nga ni Doc, parang ang bata ko tignan. Yes. Diba? Ayun! At saka, mas babata ko tignan uli sa susunod na gagawin namin ni Doc. Yep. Oo. Kaya, i-discuss namin yan sa next balik ko kay Doc dito. December 11, nandito ko kay Doc. Sa mga gusto mag-avail, PM niyo yung page ni Doc. Yeah, Mhica Aesthetic Clinic. Yan. Tapos, pwede si Doc makipag-meet halfway kung ang a-avail niyong mga procedure ay fillers. Yan. Kasi kung mga glutathione drip lang naman, kayo na lang pumunta dito at yung mga IPL. Yes. Kasi syempre nga naman, malayo din si Doc at saka marami din siyang client na pumunta dito. Mahirap naman iwan niyo yung mga yun. So, sa mga taga-Cavite dyan, taga-Alabang, malapit lang kayo dito. Las Piñas. Go na kayo dito. At kung hindi nyo kabisado, pwede nyo ako i-PM. Nasamahan ko kayo! Ganun eh, no? Wow. O, diba? Basta mapakainin nyo kami ni Doc, ha? O, diba? O, sige. Bye! See you, bye. Doc! See you again, mga guys! Hi, guys! I'm back. I'm home. Galing lang ako sa aesthetic clinic and nagpa-continue ko ng third session ko ng IPL for my upper lip. And meron pa akong dalawang session kay Doc. Then, booster na lang siguro every 3 to 6 months, gano'n. Like my IV glita. Medyo sumakit yung dibdib ko or parang hindi ko alam, parang na-high blood ako bigla. Kasi galing ako sa Cebuana, sa district, para magpadala ng money sa mama ko. And then, meron nakatayo dahil sobrang maliit lang yung Cebuana and ang daming tao doon. Ang daming puno yung loob. So, lalabas na ako. And ang suot ko, as you can see, is B-cut ng white plain t-shirt. And yun. Tapos may mama doon, matanda, may edad na siya. Kumakasilip siya sa... Ganyan siya ng ganyan doon sa damit ko. Pero yung bra naman na sinuot is masikip. So, I don't think na may makikita naman siyang nipple or what. Pero yung akin, di ba? Respeto na lang. Ang dami pa naman tao doon na nakakita sa'yo and matanda ka na. Parang high blood talaga ako. Parang nanghina ako. Sabihin niyo sa akin, kasalanan ba nating mga babae na titignan tayo ng mga tao o ng lalaki? Kung meron tayong ganitong suot, ganyang katawan, kasalanan na ba natin yun? Pag tinignan tayo ng iba? Or parang feeling natin na bastos tayo? Diba? Wala ka na bang karapatan na i-reveal kung anong gusto mo? Kasi ma-judge ka or titignan ka ng merong mga bagay na pwedeng mangyari sa iyo. 'Di ba? Ako, I don't go out alone talaga. As much as possible, may kasama ako. And kapag kawala yung mga anak ko, I don't have a choice kundi ako lang. And district is napakatapat lang ng aming bahay and parang second home ko na 'yan. And na-shock lang ako na doon pa ako makaka-feel ng parang medyo nakaka-offend ng mga ganun tao. So, ewan ko ba? Hindi ko na alam. Kaya minsan natatakot ako maglakad mag-isa. Hindi sa feeling maganda, feeling sexy, pero alam niyo yun, sa mundong to, maraming makasalan ng mata. So, mas secure ako pag nandito yung husband ko talaga and kasama ko yung mga anak ko. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo yung aking ginawa today and wala naman akong binili. May binili akong Sophie na blush on. I-review ko na lang siguro pag ginamit ko siya next time sa channel. Bye, guys!